Santo, nakita natin ang ginawa ni Jesus bago niya hinugasan ang paa ng mga alagad. Anong ginawa niya? Nagtanggal ng panlabas na damit. Kahapon, anong nangyari kay Jesus bago siya ipinako sa krus? Hinubaran ng lahat ng kanyang damit. Ngayong gabi, sa pagninilay natin at pagbabalik sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang tanong ay, ano ang nangyari bago lumabas si Jesus sa libingan? Walang nakakita, pero may katunayan. Ano kaya ang ginawa niya bago siya lumabas ng libingan? Nagtiklop ng telang ipinambalot sa kanya, iniwanang maayos, hindi kusumot, itiniklop ng maayos at saka siya lumabas ng libingan sa muling pagkabuhay. Yung damit na tinanggal ng Bebe Santo, yung damit na pilit tinanggal noong Biyernes Santo ay damit na kusang tinanggal ni Jesus sapagkat hindi niya kailangan ang damit pangburol. Hindi niya kailangan ang damit panlibing. Bakit mahalaga na mayroong tela, mayroong damit, merong telang panlibing doon sa libingan? That is the proof that Jesus' body was not stolen. Because if the body of Jesus was stolen, then the robbers should have taken the body with the cloth. Please remember, this is already the third morning. And the body could be stinking in spite of the aloe and herbs that were put around the cadaver. So the linen on the empty tomb, inside the empty tomb, is the first proof that the body was not stolen. Because if you're going to steal, you're always in a rush. Kapag ikay magnanakaw, nagmamadali kasi baka may makahuli. Kung nagmamadali ka pa, tatanggalin mo pa yung damit ng bangkay, kunin mo na lang sabay-sabay. Bakit? Nagmamadali ka kasi magnanakaw ka eh. So the linen inside the tomb is actually the first proof that the body of Jesus was not stolen. Because robbers do not leave burial cloths and carry bodies with them.
But there is still something about the linens. We usually say that the proof of the resurrection of Christ is the empty tomb. Walang laman ang libingan. Is that true? No. There are linens. The tomb is not empty. There are burial linens inside. Those are things, and therefore, the tomb is not empty. Bakit mahalaga na tingnan natin na ang telang panlibing ay naroroon sa libingan? When was the last time a dead man rose from the tomb and then came out of the tomb? You remember? 2 weeks ago, Lazarus. Lazarus was dead for many days. And according to Martha and Mary, the body should be stinking, should be smelling by now. It must be odorous. And then the Lord gave a deep sigh. And then the Lord said, "Lazarus, come out!" At anong nangyari? Yung patay na si Lazaro, bumangon mula sa libingan. Bumangon siya, pero nakatali pa rin ng telang panlibing. Kaya nga iniutos ng Panginoon, "Unbind him." Tanggalin ninyo ang kanyang pamburol. Tanggalin ninyo ang telang panlibing at hayaan ninyong lumaya si Lazaro. In other words, when Lazarus rose from the dead, he indeed rose from the dead, but he was still bound. He was still bound hand and feet. He was still bound. He was still unfree. And Lazarus needed other people to be freed from the burial linens. Si Jesus, ano? Hindi siya lumabas na nakatali. Hindi siya lumabas na may talukbong yung ulo. Hindi siya lumabas na may takip yung kanyang bangkay. Sa halip, iniwanan niya yon. Ang ibig sabihin, yung pumipigil sa kanya, that which binded the body, that which kept the body, that which restrained the body, was left inside the tomb. Ang ibig sabihin po, mga minamahal kong kapatid, si Kristong muling nabuhay, iniwanan ang lahat ng nagtatali sa kanya, iniwanan ang lahat ng nagpapagipit sa kanya, iniwanan ang lahat ng tumatalukbong sa kanya. He left all unfreedoms in the tomb. And when he came out, risen by the power of the Father, what happened? He was completely free. Ano ang hamon para sa atin ngayong Pasko ng Pagkabuhay? Hayaan nating may laman ang libingan. At ang laman ng libingan ay hindi bangkay. Ang laman ng libingan ay lahat na nagpapaalipin sa iyo. Kung adik ka sa taong ito, sana iwanan mo yan sa libingan ni Jesus at lumabas ka dun sa libingan ng malaya. Kung binabagabag ka ng kasalanan mo ng nakalipas, 10, 20, 70 taon na ang nakakalipas, at hanggang ngayon ay hindi ka malaya at nahihiya ka pa rin, iwanan mo na ang damit panlibing doon sa libingan ni Jesus. Kung ikaw ay hanggang ngayon ay nalulungkot sapagkat namatay ang magulang mo, namatay ang kapatid mo, namatay ang kaibigan mo sa COVID na hindi mo nahawakan ang kamay at hindi mo man lang nakita ang kanilang bangkay, at ang dumating sa iyo ay urna na may daladalang abo, iwanan mo na yung lungkot sa loob ng libingan.
Leave the linens inside the tomb. Leave the linens of your bad memories, your ugly sins, your skeletons in the closets. Leave them in the tomb. The tomb is meant to be empty of dead bodies. But the tomb may be filled up with our linens of slavery, linens of addiction, linens of our depression and sadness and loneliness, linens of terror, linens of violence, linens of dishonesty and cheating, linens of adultery, linens of sensuality. All of these are our dirty linens. Binabalot tayo ng mga ito at nagmumukha na lang tayong bangkay. The Lord does not want you to remain dead. Leave the linens in the tomb and rise up. Get out of the tomb with the resurrected Christ. Was the tomb empty? No. The tomb was not empty. The tomb had linens. And those linens symbolize what binds us to be slaves. Lazarus was still bound when he rose from the dead. And eventually, Lazarus died. Jesus left the tomb without anything binding him anymore, without any burial cloths anymore, without the turban covering his head anymore. He has been set free from the pain, from the pangs of death. And that is our inheritance. Mana natin kay Jesus yun. Ulitin ko, anong kinakatakutan mo? Burial linen yan. Ano ang addiction mo? Burial linen yan. Ano ang ugly memory mo na hindi ka mapagkatulog? Burial linen yan. Ano ang galit mo na hanggang ngayon di mo mapatawad? Burial linen yan. Ano ang sama ng loob? Ano yung pagbabanta mo sa kapwa-tao na hanggang ngayon ay hindi mo mapalampas? Burial linen yan. At dahil burial linen yan, hanggang ngayon hindi ka malaya sapagkat binabalot mo ang iyong sarili ng damit panlibing samantalang pinalaya ka na ni Jesus. Tayo ay hindi si Lazaro. Tayo ay pinalaya ni Jesus. Leave your burial linens in the tomb and come out of the tomb of darkness. Come out of the tomb of your punishment for sin. Come out of the tomb of your depression, of your revenge, of your cheating, of your lying. Come out. Be free. Leave your linens in the tomb. The tomb should not be for dead bodies. The dead body is not there anymore. But let what has bind us, let what has kept us, let what has enslaved us be left in the tomb and be mixed with the linens of Jesus. And then we are free and we are risen. Thank you for listening. Thank you for watching. Please look for Father Sok on YouTube, and I hope you can subscribe to the channel. There I can meet you with more reflections, with more homilies, and then we can interact. And you can also tell me the questions in your heart, the questions in your mind, which I hope I can also answer in the same channel. It is not technology that brings us together. It is the Lord. It is not technology that has brought us together. It is our love for the Lord and our love for the church. May the Spirit continue to work in all of us. God bless you.